sa ulo ng mga nagbabagang balita. Ilang isolation facility sinara na dahil sa pagbaba ng mga kaso ng COVID-19. Dalawang barko ng Pilipinas hinarang at binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard. Limang presidential sumalang sa online forum. Hiling naman ni dating Senador Bongbong Marcos kaugnay sa pagkansela ng COC, pinagbigyan ng COMELEC. Nakuhang produkto sa online shopping, may mga kasamang ahas! SUV nasunog sa T-Plex. At may Maclis at Don Bell, may mga pasabog at revelasyon. Sobrang happy lang kami. Iba pa din yung sakramento ng marriage. Live mula sa ABS-CBN News Center Manila, ito ang TV Patrol! Magandang gabi, bayan! Simulan natin ang balitaan kaugnay sa pandemya. Patuloy po ang pagbaba ng positivity rate ng kaso ng COVID, habang nasa safe zone na rin ang ICU utilization rate sa bansa. Pero kapansin-pansin ang tanging ang probinsya ng Catanduanes ang nasa alert level 4. Nagpapatrol, Wena Cos. Nakapagtala ng 3.5% na positivity rate noong November 15 ang bansa ayon sa datos na nilabas ng Department of Health kahapon. Ayon sa ABS-CBN Data Analytics Team, ito ang ikatlong pinakamababang positivity rate na naitala mula noong magsimulang maglabas ng datos sa testing ang DOH. Abril noong nakaraang taon, nananatili ring nasa safe zone ang ICU utilization rate ng bansa na nasa 33% lang. Pero kapansin-pansin, ang probinsya ng Catanduanes na tanging probinsya na nasa alert level 4. Dati itong nasa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine. Pero ayon kay Governor Joseph Cua, ang mataas na ICU utilization rate ng probinsya ang dahilan kaya ito nasa ilalim ng Alert Level 4. Dahil limited lang po ang ating COVID-19 referral hospital, ang nasa Catanduanes, isang provincial hospital at dalawang maliliit na private hospital lang sa ngayon. Kaya nagkaroon tayo ng... Sa ngayon po, we have 82% utilization ng hospital. Mababa rin ang vaccination rate ng probinsya. Sa ngayon, nasa higit 65,000 o nasa 24% lang ng populasyon ng Catanduanes ang fully vaccinated. Malayo sa 50% ng populasyon na rekomendasyon ni Vaccine Czar Carlito Galvez. Unang-una gusto ko pong ipahatid sa aming lawigan at sa national government ang karagdagan na vaccine allocation para mapagpatuloy namin ang pagbakuna at ma-reach namin yung herd immunity. Sa NCR data ng DOH sa mga kaso ng COVID-19, nangunguna ang Quezon City na may 90 new cases. Sinundan ito ng Maynila na may 62 new cases. Pero pinabulaanan ito ng hepe ng QC Epidemiology and Surveillance Unit at sinabing mali ang datos na nilabas ng DOH dahil kasama sa 90 ang mga backlog cases kasama noong September. Mayroon problema ang DOH sa pag-extract ng data sa COVID kaya. No? Ang most of the cases, almost half ng cases na nare-report nila recently sa Quezon City ay mga backlogs. No? Meaning yung date result ng mga yon ay meron pa mga September, October, tsaka may nakita pa akong August. No? So kalahati lang actually yung mga... totoong bagong kaso na nandun. Nabilang na namin yun, na-report na namin yun, kaya nga ang average daily cases na lang natin ngayon, yung totoo ay nasa 60 plus na lang tayo. Doon sa 90, mga 40 lang dun yung na-report ang totoong bagong kaso. Kumpiyansa naman ng Okta Research sa datos na inilalabas ng DOH.
Yung datos natin hindi siya perfecto po, no? At kaya ang tingin na lagi namin sa Okta 7 days at saka 2 weeks, no? Titingnan rin namin po yung datos sa local government. Nakikita naman ng Department of Health rin to, and ma-observe rin natin sa mga hospital, no? Talagang kumonti ho yung mga kaso at na-free up yung atin na ICU capacity. Ipinaalala rin ng Okta Research na kailangan pa rin panatilihin ang minimum health standards para maiwasang magaya ang bansa sa nakikitang surge ng kaso ngayon sa ilang mga bansa sa Europe. Ito ay sa kabila ng mataas na vaccination rate doon. Mahalaga yung pag-iingat pa rin natin. Ganyan ang nangyari sa Europe. Karamihan sa kanila, hindi na sumusunod sa mask mandate. Ang pinakamasamang mangyari, maging overconfident tayo dito sa COVID-19, ma-underestimate natin yung virus na andyan at very efficient siyang kumakalat. Ayon sa Okta, kung magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng kaso, maaaring mababa pa sa 500 kaso bawat araw ang maitatala pagdating ng Disyembre. Wenacos, ABS-CBN News. Kasunod po naman ang patuloy na pagbaba ng mga naitatalang kaso ng COVID-19, sinara na po ang ilang isolation facilities sa ilang lalawigan sa bansa. Magpapatrol, Dennis Dato. Yung mga ICU, lalo na doon sa government hospital, mababa na rin yung mga cases. So, wala na kaming recorded na mga tinatawag na nakapila na mga pasyente. Wala na kaming ganun. So, yung hotline namin, bukas pa rin naman. Malapit na ring maabot ng Batangas City ang herd immunity. Nasa 70% na ang nakatanggap ng first dose, habang 55% ng 300,000 populasyon ng lungsod ang fully vaccinated. Naglabas na ng kautusan si Mayor Beverly Di Macuha na nagbabawal sa mga hindi bakunado na pumasok sa mga establishmento. Because we encourage talaga na magpabakuna para talagang maiwasan natin yung surge again. Because natutuwa na tayo, ang baba na ng case. So gusto natin magkaroon tayo ng mas masaya at mas healthy na Pasko. Sa ngayon, nasa 49 na lamang ang COVID-19 active cases sa Batangas City na dating nangunguna sa buong Batangas sa dami ng kaso. Sa Mabalacat City sa Pampanga, 4 na araw ng 0 reported cases ng COVID-19. Malaking epekto rin yung ating pagbabakuna. As a matter of fact, tayo po ay na-site, no, ng IATF na pinakamataas na vaccination rate sa buong Central Luzon. Sa loob din ng 3 araw, 0 reported cases din ng COVID sa Angeles City. Marami po sa ating mga kababayan ang nagpapabakuna. Sa katunayan po, may 287,000 na po ang na-first dose natin at 223,000 naman po ang fully vaccinated sa syudad natin. At lahat po ng kababayan natin ay sumusunod pa rin sa minimum health protocol. Zero reported cases din sa unang pagkakataon ang bayan ng Apalit. Dennis Datu, ABS-CBN News. Nakapagtala po naman ang DOH ng 1,297 na bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Dahil po dito, umabot na sa higit na 2,821,000 ang kabuuang bilang ng kaso sa bansa. Bagamat may 4 na laboratorio ang hindi nakapagsumite ng kanilang datos. At sa bilang na ito, nasa higit na 23,000 ang active cases. May 305 naman ang naitalang namatay para sa 46,422 na kabuuang bilang. Paliwanag po naman ng DOH na 36 sa mga ito ay naganap noong Oktubre at Setyembre at nahuli lamang na i-encode sa COVID kaya. Nailagay din sa recoveries imbis na sa death ang natitirang 287 na bilang. Samantala, halos 2,000 ang nakarecover para sa higit na 2,752,000 total recoveries. Naghahanda na ang ilang bansa sa Europa sa posibleng pagsipa muli ng bilang ng kaso ng COVID-19 doon. Sa Belgium, iniutos na ang mas mahigpit na patakaran sa pagsusuot ng face mask at pagtutulak sa work from home policy kasunod ng fourth COVID-19 wave na nararanasan doon ngayon.
Sa The Netherlands, kinakapos na ang supply ng mga COVID tests matapos makapagtala ng mahigit 20,000 na bagong kaso sa magkasunod na araw. Tumataas na rin ang mga ipinapasok sa ospital dahil pa rin sa COVID. Bagamat isa naman ang Portugal sa may pinakamataas na vaccination rate sa mundo, tumaas ang nagpositibo sa sakit na ito bukod pa sa higit 500 na ospital. Nanaranasan na rin ng Germany ang fourth wave ng sakit matapos makapagtala ng halos 53,000 na bagong kaso doon kahapon. Sa ibang balita naman, mariing kinundina ng pamahalaan at ng ilang opisyal ang pagharang at pagbomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa dalawang bangka ng Pilipinas sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Maghahatid sana ng supply sa mga military personnel ang mga bangka nitong Martes nang harangin at itaboy ng Chinese Coast Guard gamit ang water cannon. Walang nasaktan sa insidente pero napilitang umatras ang mga bangka. Ayon kay National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr., ipagpapatuloy ang resupply mission at hindi na kailangang humipa ng permiso kanino man dahil nasa loob ito ng ating teritoryo. Ipinaabot na ng DFA sa Ambassador ng China ang pagkundina at protesta ng bansa sa insidente. Giit ng DFA, illegal ang ginawa ng Chinese Coast Guard. Ayon naman kay Senator Francis Tolentino, walang lugar ang pambubuli tulad nito sa ilalim ng pandaigdigang batas. Hindi nakapagsumite ng sagot si presidential aspirant Bongbong Marcos sa petisyong humiling na kanselahin ng COMELEC ang kanyang kandidatura. Napaso na ang deadline noong November 16, pero pinayagan ng COMELEC ang hiling ni Marcos na dagdag na panahon para sa kanyang tugon. Nagpapatrol, Ina Reformina. Nahaharap sa limang petisyon sa COMELEC si presidential aspirant Ferdinand Marcos Jr. na tumatakbo sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas. Tatlo ang humihiling na kanselahin ng COMELEC ang kanyang Certificate of Candidacy, kabilang ang nakabinbin ngayon sa Second Division, ang petisyon ng ilang grupo sa pangunguna ng Task Force Detainees of the Philippines. Pinapadeklara namang nuisance candidate si Marcos ng isang nagangalang Danilo Lihay-Lihay. At kahapon, disqualification petition ang inihain ng martial law survivors kabilang sina dating Bayan Muna Congressman Saturo Ocampo at dating Gabriela Congresswoman Liza Maza. Gaya ng petitions for COC cancellation, nakaangkla ang disqualification petition sa tax case conviction ni Marcos noong dekada 90. At ang hasang inihiling na harangin, hindi payagang kumandidato at pagpatuloy ni Bongbong Marcos yung kanilang panaginip na makabalik muli sa kapangyarihan at ulitin pagpatuloy ginawa ng kanyang nakaraan. Yung nagna-number one sa ilang survey na ang lumalabas, ayaw nilang labanan sa fair and square fight at ginagawa na lamang na nagfa-file ng kung ano-anong political propaganda, hindi naman talaga kaso ito. Ang tawag nga namin dito ay nuisance petition o mga basurang petition na ibinubuhos sa Commission on Election. Napaso nitong November 16 ang limang araw na binigay ng COMELEC para sagutin ni Marcos ang unang COC cancellation petition. Ayon kay Attorney Rodriguez, inaprubahan ng Second Division ang hiling nilang dagdag na panahon. Magsusumitean niya si Marcos ng sagot sa loob ng 5 araw. Inaasahang igigit ni Marcos sa tugon na hindi bahagi ng desisyon ng Quezon City RTC at kinalaunay Court of Appeals ang argumento ng petitioners na automatic dapat ang perpetual o walang hanggan niyang disqualification sa anumang posisyon sa gobyerno batay sa tax code. That is a very, very dangerous proposition that you will enlarge the dispositive portion of any decision
and put it into a cloud of doubt that it could be that the court will render the decision or a decision, eh, pinananaki natin yung saklaw. Kung ano yung naisusulat, yun lamang ang linalaman ng naging desisyon. Halos magkasabay ang naging kumpirmasyon ni na Director Jimenez at abogado ng petitioners na si Attorney Theodore Te. Aprobado nga ang motion ni Marcos at may dagdag siyang 5 araw sa pagsusumite ng sagot. Formal na tinutulan ng petitioners ang motion ni Marcos at hiniling sa COMELEC na huwag na siyang payagang magsumite ng anumang ebidensya at memorandum dahil sa kabiguang sundin ng deadline. Igigit nila itong muli sa komisyon. Kinuha naman ni Marcos ang batikang abogado at dating Solicitor General Estilito Mendoza na kilala sa bansag na the lawyer of last resort dahil sa naipapanalong mahihirap na kaso. Si Mendoza ay abogado rin sa sequestration cases ni na dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at Imelda Marcos at mga kaalyado nila. Dating Pangulong Gloria Arroyo sa kasong pandarambong kaugnay ng PCSO funds. Dating Senate President Juan Ponce Enrile at Senator Bong Revilla kaugnay sa pork barrel scam at ni dating Pangulong Joseph Estrada sa kanyang impeachment trial. Maraming iba pang COC cancellation, disqualification at nuisance candidates petition ang nakabinbin sa COMELEC. Kabilang ang COC cancellation petition ng isang Julieta Pearson laban sa broadcaster na kakandidato sa pagkasenador Rafi Tulfo. Nais resolbahin ng COMELEC ang mga kasong ito ngayong Disyembre bago ang simula ng pag-iimprenta ng balota sa January 15. Ina Reformina, ABS-CBN News. Kanya-kanyang latag ng plataporma ang mga presidential aspirant na sumalang sa online forum na inorganisa ng isang grupo ng mga negosyante sa bansa. Ibinida nila ang kanilang plano sa unang 100 araw nila sa pwesto sakaling manalong susunod na Pangulo. Nagpapatrol, Johnson Manabat. Sa 2nd araw ng 47 Philippine Business Conference and Expo 2021, sumalang sa online forum ang 5 sa nag-a-apply na maging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Sa kanilang pre-recorded na mensahe, sinabi ni Mayor Isko Moreno na ilalaan niya ang unang 2 taon niya sa puesto para palakasin ang health system ng bansa. Handaan niya siyang makatrabaho kahit sino. I can work with anybody for as long as they are willing to work with me. Regardless of political color or regional origins. And I will appoint them after thorough vetting by a personal selection group or search committee. Meritocracy will be the guiding principle. Ayon kay Moreno, babawasan din niya ang napakaraming bilang ng mga undersecretary at assistant secretary sa gobyerno at titiyaki na mabibigyan ng oportunidad ang mga career servicemen and women at mga kwalipikadong individual na makapagtrabaho sa gobyerno. Plano rin ni Moreno na ibaba ang buwis sa langis at kuryente. Si Senator Christopher Bongo, sinabing hindi niya pinangarap na palitan si Pangulong Duterte. I regard President Rodrigo Duterte as the best president this country has ever had. Iniwasan ko po ang posisyon na ito, but fate has a way of turning things around. Presidency, I believe, is a matter of destiny. Plano ni Go na palakasin pa ang Build, Build, Build program ng Duterte administration, gayon din ang kampanya nito kontra korupsyon at illegal na droga. Ibinida naman ni Senator Panfilo Ping Lacson ang kanyang kredibilidad at mahabang panahon ng pagiging mambabatas. Nag-iwan ng tanong si Lacson sa mga miyembro ng Philippine Chamber of Commerce and Industry kung papaano silang pipili ng susunod na Pangulo ng Bansa. In any war where the stakes are high and the probability of success is tough, who would you rather turn to? Someone who is job-ready, war-proven, with a good leadership track record, and tried and tested honesty and integrity, or one who has lesser job experience and who would probably spend a quarter of the presidential term still learning the ropes of making political accommodations?
Sabi ni Lacson, tututukan niya sa unang 100 niya sa puesto ang full implementation ng Universal Healthcare Act, lalo na sa gitna ng pandemya. Si Senator Manny Pacquiao, tututukan naman ang pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa, pagbibigay ng trabaho sa mga Pinoy na nawalan ng trabaho dahil sa pandemya at pabahay sa mga informal settlers. Plano din ni Pacquiao na ibaba pa ang corporate income tax sa bansa para makahikayat ng mas marami pang foreign investor. The corporate tax po galing po sa 30, nababa po ng 25, pero mataas pa rin po yan. Hindi po tayo kayang makipag-compete sa Singapore, Thailand, Malaysia. Ang plano po ko po talaga dyan pagdating ng panahon, ibababa natin yung corporate tax into 15 flat, no? 15 flat ang corporate tax natin. Wala na yung mga excise tax dyan, mga VAT na yan. Sabi ni Pacquiao, mas gusto niyang trabaho ang naghahanap ng tao at hindi ang tao ang naghahanap ng trabaho. Pangarap din ni Pacquiao na magkaroon ng bullet train sa Pilipinas mula norte patungong southern part ng bansa. Sa Malabon, misto lang nangampanya na rin si Pacquiao at nag-motorcade at muling nabigay ng pera. Si Vice President Lenny Robredo, kalayaan sa gutom at kahirapan naman ang nais pagtuunan ng pansin sa mga unang taon niya sakaling palaring maging Pangulo. In our first 100 days, we'll focus on addressing our most urgent problem, controlling the pandemic and mitigating its impact on our people's lives. This means increasing support for our healthcare workers, improving hospital capacity, and making COVID testing more accessible to more Filipinos. We'll set aside 216 billion pesos in the national budget for ayuda distribution to protect families from hunger and provide them with their basic needs without being forced to go to work. Sabi ni Robredo, importante na maibalik ang tiwala ng publiko sa mga institusyon ng gobyerno. Tututukan anya niya ang kampanya kontra korupsyon gaya sa procurement process sa mga proyekto ng pamahalaan. Samantala, dilubyo sa agrikultura. Ito naman ang naging babala ni Calio Didi Guzman na kandidatong Pangulo ng Partido Lakas ng Masa. Ito ay kaugnay ng napipintong ratifikasyon ng Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement na nakasalang na sa pag-aproba ng Senado. Johnson Malabat, ABS-CBN News. Itinanggi ni COVID-19 testing czar Vince Dizon na siya na ang campaign manager ni Manila Mayor Isko Moreno. Sa isang pahayag, kinumpirma ni Dizon ang sinabi ni Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles na hindi siya bahagi ng kampanya ng sinumang kandidato sa halalan 2022. Nakatuon siya anya sa pangkalahatang COVID-19 response and recovery ng gobyerno, kabilang na ang programa sa pagbakuna sa bansa. Una nang inihayag ni Lito Banayon ng kampo ni Moreno na ang bagong papel ni Dizon sa kampanya ng alkalde. Pero kasunod ng pahayag ni Dizon, sinabi ni Banayon na iginagalang nila ang desisyon ni Dizon at sinusuportahan ang kanyang mga adikain habang hinihintay nila ang pagsanib niya sa Team Isko. Umarangkada na ang pautang ng gobyerno sa mga naghihikahos na maliliit na kumpanya para mabigyan ng 13th month pay ang kanilang mga manggagawa. Pero ilang linggo bago mag-Disyembre, mahigit 1 bilyong piso pa lamang sa kalahating bilyong pisong budget ang naipautang. Nagpapatrol, Alvin L. Chico. This is actually open only to enterprises which have registered under 3 programs ng DOLE. Unang una yung flexible work arrangement. Pangalawa yung mga nag-temporary closure na nag-reopen na prior to November 2, 2021. And finally, yung mga nag-retrench ng employees. Nasa 15,000 na negosyo ang sakop ng programa na may budget na kalahating bilyong piso. Ang mga interesado pwede mag-log on sa website ng SB Corp. Hanggang 480,000 pesos ang pwedeng utangin para sa maximum na 40 employees na bibigyan ng 13-month pay. Lagpas 100 companies na ang nag-loan, 10 pa lang ang naaprubahan. Kung ma-release ito ngayong December, March na yung una niyang payment. And this is 1 year to pay at 0 interest. Meron lang kaming service fee na 4%. Simple lang ang mga requirements, barangay clearance, ID, at bank account sa may hanggang 4 na workers lang. 5 employees to 40 employees, ang kinakailangan natin dito ay yung mayor's permit na. Plus for corporations,
and partnerships, yun meron tayong standard na secretary certificate. Pero ang grocery store owner na si Steven ayaw nang mangutang para lang may pambayad sa 13-month pay ng mga empleyado. So it's just like pamilyang walang panggasto sa ipaghahanda, humiram ng pera, pampiesta or pang Pasko, di ba? Kailangan mo rin bayaran. Kabaka January ba, may income na papasok? Hindi ko sure doon. Pwede rin umanong kausapin ang mga manggagawa kung maaaring goods na lang, imbis na cash ang ibigay kesa magsara ang kumpanya. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Ibinida ng Bayan Patrollers ang kanilang pagiging malikhain sa pamamagitan ng paggawa ng mga obra para makapagbigay inspirasyon kahit may pandemya. Sa Hagon ni Bulacan, ipinagmalaki ni Bayan Patroller Mar Perez ang kanyang mga nilikhang mosaic art na binuo gamit ang ginupit-gupit na piraso ng sirang tsinelas. Dating pintor si Mar na nawala ng trabaho dahil sa pandemya. At dahil walang budget, para sa pintura, naisip niyang gumamit ng recycled materials gaya ng lumang tsinelas para makabuo ng sining. Nililinis muna ni Mar ang tsinelas bago gupitin ng maliliit na piraso-piraso at pinagdidikit-dikit. Sa Leon, Iloilo naman, fashion cutout art naman ang ibinida ni Bayan Patroller Ed Gian Florida. Anya, kinunan niya ito ng mga larawan sa kanilang lugar para na rin maipakita ang ganda ng kanilang bayan, kultura at mga produkto. Gamit ang cutter, vellum paper, lapis at colored pencils, ginawa niya ang mga obra sa loob lang halos 2 oras. Sa pagbabalik ng TV Patrol, pagbibigay ng booster shots sa mga senior citizens at mga may comorbidity, kasado na! At nakuhang produkto sa online shopping, may mga kasamang ahas! Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Posibleng simula na sa Lunes ang pagbabakuna ng booster sa mga senior citizen at may comorbidities. Ayon sa National Vaccination Operations Center, habang sa susunod na taon pa, inaasahang makakapag-alok ng booster sa iba pang miyembro ng populasyon. Nagpapatrol Vivian Gulia. In other words, yung ginamit na bakuna sa'yo, ibigay mo as a third dose kaparehong bakuna. So iba po yun sa booster na ginagamit po natin sa healthcare workers ngayon. Inaasahan namang sa susunod na taon na makapag-aalok ng booster para sa A4 priority group na kinabibilangan ng mga manggagawa, A5 o mahihirap at iba pang miyembro ng populasyon ayon kay Kabutahe. For the general public, it's a different scenario because the general public is at risk but not at high risk compared dito sa mga first three group of population. Sinabi ng Department of Health at VEP na nananatiling prioridad pa rin na mabakunahan ang mga Pilipinong wala pa ni isang dose ng COVID vaccine. Sa target kasi na 77 milyong Pilipino o 70% ng populasyon, 32.5 milyon pa lang o wala pa sa kalahati ang may kumpletong bakuna habang 40.1 million ang may unang dose. Marami pa rin tayong mga kababayan na hindi pa rin natuturukan ni isang klase ng bakuna. So, kailangan tapusin muna natin ito. Nadagdagan pa ngayong araw ang mga ospital na nagbabakuna ng booster sa kanilang health workers matapos itong payagan simula kahapon. Sa Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium o Tala Hospital sa Caloocan City, 300 personnel ang naturukan ng Pfizer COVID booster dose sa unang araw ng rollout nito. Priority po natin yung mga naka-duty sa COVID ward. Very smooth po and lahat po kasi very eager din talaga na makakuha ng booster dose. Sa ilang bansa tulad ng Israel, nage-expire ang fully vaccinated status contra COVID makalipas ang higit 6 na buwan mula nang maturukan ng 2nd dose. Kaya kailangan magpa-booster shot. Pero sa Pilipinas, hindi pa ikinokonsidera ng DOH sa ngayon na gawing 3 doses ang requirement para matawag na fully vaccinated laban sa COVID. Ayon sa NVOC, kailangang nakaayon sa mga pagkakasunduan ng World Health Organization at mga bansa kung dadagdagan ng dose ang requirement para maging fully vaccinated ang isang individual. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
Sa ibang balita naman, pansamantalang itinigil ang pagtalakay sa panukalang 2022 national budget sa Senado. Isa sa ilalim kasi sa disinfection ang tanggapan matapos magpositibo sa COVID-19 si Defense Secretary Delfin Lorenzana na kabilang sa dumalo sa plenary debates para sa panukalang budget ng kagawaran. Asymptomatic naman ang kalihim. Ayon kay Senate President Tito Soto, nagnegatibo naman sa RT-PCR test ang mga senador na nakasalamuha ni Lorenzana. Itutuloy ng Senado ang deliberasyon sa panukalang 2022 budget sa Lunes, November 22. Magpupulong po naman muli ang Metro Manila Mayors ngayong gabi tungkol sa patutupad na polisiya sa mga bata sa mga pampublikong lugar. Sabi po sa teleradyo ni San Juan City Mayor Francis Zamora, inihintay pa nila ang rekomendasyon ng mga health experts kung dapat bang pagbawalan sa mga mall ang mga bata na edad 12 pababa o kung dapat mga bakunado lamang ang dapat payagan. Ayon pa kay Zamora, handa silang ipatupad ang mga patakaran pero dapat uniform o iisa lamang ang pulisya sa buong Metro Manila. Doon po naman sa Cebu City, simula po sa Lunes, bawal na sa mga supermarket at groceries ang mga bata na nasa edad 15 pababa. Ito po ang napagkasunduan ng Cebu City Emergency Operations Center at mga may-ari ng mga nabanggit na establishmento. Pero papayagan po naman ang mga menor de edad sa loob ng malls basta may kasamang fully vaccinated na adults. Habang sa Pampanga, maglalabas ang provincial government ng ordinansa na nagtatakda sa age limit ng mga bata na papayagan sa mga malls. Pinasasadya na ng ilang kolehiyo at universidad ang kanilang mga pasilidad bilang paghahanda na po sa pagbabalik ng face-to-face classes. Magpapatrol, Arap Perez. Matapos payagan ng limited face-to-face classes para sa medicine at allied courses nitong Enero at sa engineering, tourism, HRM at maritime courses nitong Setyembre, palalawigin na ito sa lahat ng kurso sa higher education institutions na nasa alert levels 1, 2 at 3 areas. Isa sa mga makikinabang dito ang graduating communication student na si Ina, pero aminado siyang may agam-agam. Nagko-commute po ko araw-araw. Lagi po kong napunta sa Cavitex, then nadaan pa po sa Pitex bago pa po ko makarating sa school. Parang ang dami pong pagdadaanan, marami po kong mga kasalamuhang tao. So bago pa po ko makarating doon, hindi po ko sigurado na 100% safe ako sa COVID kahit na vaccinated na ako. Ang mga paaralan naman, kanya-kanyang retrofit o ipinasasadya ang mga pasilidad para makapag-apply, ma-inspeksyon at payagan ng CHED na magsimula ng magpapasok ng mga estudyante. March 2020 nang magsilbing quarantine facility ang ilang bahagi nitong 5 ektaryang Quezon City University, gaya ng gusaling ito. Pero ngayon, mag-iisang buwan nang walang pasyente ang mga pasilidad bilang paghahanda ng universidad sa muling pagbabalik ng mga estudyante. Mula sa engineering at computer laboratory, sa research, classrooms, auditorium at maging sa campus radio booth, siniguro ng paaralan ang malawak na espasyo at maayos na ventilation. Our infrastructure is going to be retrofitted by the time they're here. All our faculty members are vaccinated. Next door to us is the Novaliches District Hospital. Okay. So if there's any incidents of may probable infection na suspected, there's the hospital there, we can easily do swab testing. There's now a chance because of the face-to-face to reinforce the learning. Ayon sa Philippine Association of Colleges and Universities, kinukonsulta na ng mga eskwelahan ang mga magulang, estudyante at faculty dahil binigyan sila ng kalayaan sa pagtakda ng kanya-kanyang panuntunan basta't masusunod ang general guidelines gaya ng pagtalima sa health protocols, maximum 50% indoor capacity, tanging mga bakunado lamang ang pwedeng mag-in-person classes at dapat ding may koordinasyon sa lokal na pamahalaan.
At least magkakaroon na ng flexible learning option. So meron tayong online, meron tayong face-to-face. Just in case the situation on the ground changes, makaka-shift tayo back online. Tsaka at least may options yung mga students na whether online or face-to-face. Kasado na rin ang proseso sakaling may magpositibo o may suspected COVID case. For the meantime, para doon sa classroom na yon, they will have to do an offline or yung flexible learning mode namin muna. Hanggang hanggang sa ma-disinfect nila ang kanilang place at sa ganun ay matapos nila yung quarantine procedure as mandated or as directed by the department. Sa Disyembre, pwede na magsimula ang limited face-to-face classes para sa mga paaralang nasa Alert Level 2, habang sa Enero sa susunod na taon ang mga nasa Alert Level 3. Ara Perez, ABS-CBN News. Pinatunayan po ng ilan nating kapamilyang OFW na handa silang dumamay sa isa't isa. Ito ay nang tulungan nila ang mga kababayang nawala ng trabaho dahil sa pandemya. Pakikipagsapalaran sa ibang bansa ang nakitang paraan ng ilan nating kababayan para masuportahan at maiahon sa hirap ang kanilang pamilya. Pero maging sila, hindi nakaligtas sa epekto ng pandemya. Nung nagsimula po yung pandemic, parang iniisip ko na yung pinapangarap mong trabaho para makatulong ka sa pamilya mo ay parang unti-unting maglalakas. Naisip ko po no, na umuwi na ng Pilipinas kasi marami na po akong mga na-applyan. Wala po umano sa akin nag-feedback or interview. Hindi sumuko sina Ken at Sally, pinili nilang manatili sa UAE. At dito'y nabigyan nga ng panibagong pag-asa nang may magbukas na restaurant sa Sharjah na kapwa Pinoy ang mga nagmamay-ari. Of course, nandun po yung takot na magbubukas tayo ng restaurant sa gitna ng pandemya, makakasurvive ba tayo? Kasi yung ibang mga tao nagsasara, pero ang lakas ng loob natin bilang Pilipino na magbukas pa rin kahit na mahirap. Gaya ng pag-asang nakita ni Lourdes, naging dahilan pa ito para makahanap muli ng trabaho ang mga Pinoy OFW na sina Ken, Sally at iba pa. Sila po yung dalawang angel na tumulong sa akin sa gitna po talaga ng pandemic. Nagpapasalamat po kami sa kanilang dalawa sa oportunidad na ibinigay nila sa amin. Patunay lamang ito na kahit saan man mapunta, ang kapwa Pinoy ang palaging andito para sa isa't isa. Susunod, ilang martial law survivors nag-caravan papuntang libingan ng mga bayani ngayong ikalimang taon ng Marcos burial. At inaalok na trabahong pwede sa mga high school graduates, alamin. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Nagkaravan po ngayong araw ang ilang pamilya at survivor ng martial law bilang pagunita sa ikalimang taong pagkakalibing ni Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Paano nga ba sikretong inilibing si Marcos at bakit hanggang ngayon marami pa ring tutol dito? Nagpapatrol, Mike Navalio. Tapos meron pa si Danny. Bit-bit ang puting bulaklak at isang liham. Nagtungo si Dan de la Fuente sa bantayog ng mga bayani kanina para ialay ito sa mga taong tumulong sa kanya. Martial law survivor si Dan, kinulong at tinorture, pero sa tulong ng ilang abogado, nakasuhan ang mga Marcos. Sila yung mga tumulong sa amin na makasuhan ang mga Marcos sa US Federal District Court of Hawaii na kasong Alien Torts Act at napatunayan na merong human rights violation. Kaya hindi niya matanggap na pinayagan ni Pangulong Duterte at ng Korte Suprema na mailibing si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani 5 taon na ang nakakaraan. Biglaan ang naging libing na ikinagulat ng lahat.
Sikretong inilipad mula Ilocos Norte ang bangkay ng yumaong diktador at binigyan ng military honors. Kaya napasugod sa labas ng libingan ng mga bayani ang mga nagprotesta at kinagabihan nagtungo sa EDSA People Power Monument kung saan nagsimula ang pagpapatalsik sa pamilya Marcos noong 1986. Ayon sa Korte Suprema, walang nilabag na diskresyon si Pangulong Duterte sa pagpapahintulot sa libing ni Marcos at naaayon din umano sa mga batas at patakaran ng bansa dahil siya ay nagsilbi sa bayan bilang pangulo at opisyal ng gobyerno. Dagdag pa ng Korte, kailangan ng closure at ang pag-move on hindi nangangahulugang paglimot. Pero para kay Attorney Chel Jocno, na anak ng martial law victim at human rights champion na si Jose Jocno, wala itong legal na basihan dahil mismong Korte Suprema na ang nagsabi sa ilang desisyon na diktador si Marcos. Nilinis umano ng paglibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani ang tunay na nangyari noong martial law. Well, for there to be closure, there must be admission of responsibility. There must be some form of accountability. And sadly, that hasn't happened. Tinatayang nasa 10 bilyong dolyar ang sinasabing nakaw na yaman ang nakulimbat umano ng mga Marcos bukod pa sa libo-libong napatay at na-torture noong martial law. Pati mga negosyo kinamkam ng ilang Marcos crony at bumagsak ang ekonomiya habang lumobo ang utang ng Pilipinas. Kanina, nag-caravan mula sa University of the Philippines hanggang sa labas ng libingan ng mga bayani ang ilang tutol sa hero's burial ni Marcos. Sa bantayog ng mga bayani naman, bulaklak at card ang alay nila. Iisa ang kanilang panawagan. Hadlangan ang panunumbalik ng mga Marcos at maging ang patuloy na pamumuno ng mga Duterte. Campaign promise ni Pangulong Duterte na ipalibing sa libingan ng mga bayani si Marcos. Wala man lang remorse itong mga pamilyang Marcoses. Wala man lang pag-amin doon o pag-ako doon sa ginawa ng kanilang ama na sila naman yung nakikinabang. Ang parehong administrasyon ay palpak. Kaya kung mananatili si Duterte at babalik ang mga Marcoses sa Malacanang, walang kinabukasan ang mga kabataang estudyante. Sa mga sulat at puting bulaklak na iniwan dito sa bantayog ng mga bayani, iisa ang kanilang sinasabi. Pasasalamat para sa mga tunay na bayani ng mga Pilipino at ang pangakong never forget at never again. Mike Navalio, ABS-CBN News. Inamin po ng Pangulong Duterte na tumatakbo siyang senador dahil sa muna'y naging takbo ng pagdinig ng Senado sa issue sa Farmally Corporation. Ayon po sa Pangulo, naudyok siyang tumakbo sa susunod na halalan dahil hindi niya nagustuhan ang naging takbo ng pagdinig ng Senado sa issue sa pagbili ng gobyerno sa kumpanya ng COVID-19 medical supplies. Sa kanyang pagbisita sa Calapan Port sa Oriental Mindoro, sinabi ng Pangulo na dapat mapaalalahanan ang mga senador hinggil sa tamang takbo ng congressional hearings. Nauna rito, nagpalabas ng isang memorandum ang Pangulo para pagbawalan ang pagdalo ng cabinet members sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Paupuin mo ng ilang araw, tapos walang nangyari. Binabastos mo yung tao. You know, when you do that, you issue several summons. And you can only dispose one subject matter in for one witness. Hindi maganda. Kaya ako tatakbo. Kaya ako pag magano, sabihin ko sila na you know there are rules in the Congress, but there are fundamental laws. Libo-libong data encoders ang kailangan sa buong bansa. Magiging trabaho nila ang pag-upload ng mga impormasyon ng mga nabakunahan. Nasa 10 milyon na vaccination records pa ang hindi pa naipasok sa VaxCert PH portal. Nagpapatrol Zen Hernandez. Wala nang magulang si Ivy, kaya balak niya mag-ipon muna ng tuition pang kolehiyo. Pero nahihirapan siyang makahanap ng trabaho. Ngayon po kasi sobrang hirap po kasi pandemic po. Then yung mga napag-applyan ko po is
Kailangan ko ng work experience po. May oportunidad naman para sa mga high school graduate gaya ni Ivy. Nangangailangan ngayon ang mga LGU ng data encoders na umaabot ngayon sa 40,000 sa buong bansa at nakatalaga sa iba-ibang opisina ng pamahalaan. Sa NCR, sigurado na po na sila ay mag-hire ng government interns additional on top of the current that they have. Minimum of 1 month ang magiging assignment po nila. Santa Rosa, Laguna ay humiling din po ng karagdagang government interns. Mga around 500 din po yun. Ilan sa mga kasalukuyang intern ng DOLE ay tutulong sa National Vaccination Days na itinakda mula November 29 hanggang December 1. Tingin ng DOLE, pwede ring ipasok sa Emergency Employment Program na tupad ang iba pang interesadong maging data encoder na lagpas 30 years old. Unang-una, dapat marunong kang gumamit ng computer. Pangalawa, siguro mabilis kang mag-type kasi information ng ating mga vaccinees. Pangatlo po, kailangan marunong kang magbasa, mag-proofread ng information. Minsan na rin idinaan sa tupad program ng DOLE ang hiring ng contact tracers. Magpupulong ulit ang DOLE at DICT sa susunod na linggo para maisapinal ang iba pang detalye sa hiring ng mga data encoder. Kaya payo sa mga interesadong aplikante, magtanong at maghintay ng mga kaukulang anunsyo mula sa mga DOLE Regional Office at Public Employment Services Office o PESO na nasa mga LGU. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Gretchen, may bagong tagumpay si Maymay Entrata. That's right, Karen. Kumakabog na ng milyon-milyong views ang music video ni Maymay para sa kantang Amakabugera. Pagkatapos naman ng baby reveal, diretsahang sinagot ni Makoy De Leon at Elise Hosson ang ilan pang detalye sa kanilang pamilya. Nagpapatrol, MJ Felipe. Mula nang ipakilala ni Makoy De Leon at Elise Hosson ang kanilang bundle of joy na si Baby Feliz, non-stop na ang happy family moments nila sa social media. Kwento ng dalawa, wala sa plano nila na isikreto ang pagbubuntis. There's so much to think about. Hindi mo alam kung ano yung dapat gawin because it's all new to us. Kasama na yung takot eh. Stress sa lalo sa family namin. Hindi naman namin alam paano namin ipapaalam yung sa bawat side namin. Yun, awan ng Diyos, wala naman nagkaroon ng problema. Happy, actually kabaliktaran, natawa sila. Abril ng taong ito nang ipanganak si Baby Feliz at 7 buwan na ang kanilang baby girl. Dabi niya gana ba? Not yet. Planning soon. Sino ba ang kamukha ni Feliz? Si Makoy o si Elise? Nagawayan namin yun araw-araw eh. Siguro pagtanda, sabi ko si Elise. Magtanda. Sabi nila, si Makoy daw. Medyo tanggap ko naman na. Last question. Kailan ang kasal? Ibinig muna. Ipon kami. Pero nasa na naman namin yan. Kumbaga, di namin pinasasatabi yan. Siyempre, iba pa din yung sakramento ng marriage. Kinakabog naman ni Maymay Entrata ang social media dahil sa kanyang music video na Ama Kabugera. Mahigit 3 million views na ito mula nang i-launch. Ama Kabugera! Pati ang live version niya sa Wish Bus, mahigit 4 million views na. Kumakabog man ang dibdib sa kaba, masaya si Maymay na nagustuhan ng marami ang mensahe ng kanta. Yung naiintindihan nila yung bawat lyrics dun sa kanta, naiintindihan nila yung kung ano yung mensahe dun sa kanta na pinapaiwatig sa mga listeners. Dun ako mas natutuwa po eh. Sana po ay makatulong to ang Makabugera nang sa ganun ay makapag-boost po ng confidence nyo. All
double set na si Maymay sa kanyang Empowered Virtual Concert sa November 26 na mapapanood worldwide sa ktx.ph. I'm a cabuquera, ganda ko irarapa. MJ Felipe, ABS-CBN News. Susunod, nakuhang produkto sa online shopping, may mga kasamang ahas! At SUV na sunog habang bumabiyahe sa Tiplex sa Tarlac. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Kinagulat ng isang customer ang dumating na package mula sa kanya mula sa inorderan na online shop. Ang akala niyang freebie sa kanyang order, dalawang buhay na ahas pala. Nagpapatrol, Gracie Rutao. It has to be investigated, no, and evaluated. Ang pinaka-liable po dyan yung merchant, no, kasi sa kanya nang galing yung product, no. Pwede po siyang mag-file ng complaint, no, sa ating opisina, pwede sa DTI Bataan. Double check lagi yung ano, mga parcel item bago buksan. Tapos para naman sa mga seller, sana kung malaki yung bodega nila, linisin nila. Imaintain nilang malinis ang isang warehouse mo. Para may iwasan yung mga ganitong pangyayari. Tapos sa mga nag-deliver, double check din nila kung may mga butas o selyado ba talaga. Oras na matanggap ang formal complaint, ipapatawag ng DTI ang merchant at ang parcel delivery service provider para makuha rin ang kanilang panig. Samantala, nakipag-ugnayan na rin ang mismong online shopping store sa biktima at nagsasagawa na rin umano ng sariling investigasyon. Hinihikayat din ang mga customer na kaagad ipaabot sa kanila ang anumang reklamo para kaagad na maaksyonan. Gracie Rutao, ABS-CBN News. Nagliyab ang isang SUV habang bumabiyahe sa Tiplex sa bahagi ng Pura Tarlac kahapon ng tanghali. Sa video kita ang naglalagablab na apoy mula sa nasusunog na SUV sa northbound lane ng Tiplex. Ayon sa Fire Bureau, galing Caloocan at patungo sana ng Baguio ang mga sakay ng SUV nang mapansin ang usok na nagmumula sa hood ng sasakyan. Wala namang nasaktan sa insidente dahil agad din nakalabas ng sasakyan ang walong sakay nito, kabilang na ang ilang mga bata. Inaalam pa ang dahilan ng pagliyab ng sasakyan. Susunod, tatlong bagong uri ng salagubang na diskubre sa Pilipinas. Tampok sa Alam Nyo Ba? At Donny Pangilinan at Bel Mariano may patikim sa bago nilang pelikula. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Naglabas na po ang COMELEC ng implementing rules and regulations para sa pagpapatupad ng Fair Election Act sa halalan 2022. Kasama rito ang mga patakaran sa pangangampanya sa pamamagitan ng social media, mobile at online platforms. Kailangang irehistro ng bawat registered political party at kandidato sa COMELEC Education and Information Department ang pangalan ng website at web address ng lahat ng verified official accounts, websites, blogs at iba pa nilang social media pages. Ang mga ito lamang ang maaaring gamitin sa political ads online. Dapat naman i-report ang detalye ng mga kasunduan at detalye ng political advertisement sa pamamagitan ng paid digital influencers at online content creators. Para sa tradisyonal na kampanya, 120 minutes na TV campaign airtime ang ibinibigay sa bawat kandidato sa national positions kada himpilan at 180 minutes naman para sa radyo. Sa dyaryo o broadsheet, mapa national o local candidate, 1/4 na pahina ang papahintulutan na political ad at sa tabloid, kalahati ng pahina. Dapat pa rin nakasaad kung sino ang donor o nagbayad para sa poll ads. Maari namang maghain ng petisyon ang sinumang kandidato na nais gumamit ng iba pang paraan ng pangangampanya na hindi nakapaloob sa IRR. Mga bagong diskubre na uri ng beetle dito mismo sa Pilipinas, alamin natin mula kay Boy at Season kung saan ito natagpuan. Naku, Ate Bip, alam nyo ba
kung anong insekto ang may pinakamaraming species sa buong mundo? Ito ay ang beetle o sa salagubang. Merong humugit kumulang 400,000 uri ng salagubang. At ito pa, alam nyo ba na kamakailan lang may nadiskubring 3 bagong uri ng salagubang sa Davao Region? Sa tingkad ng kulay at ganda ng mga disenyo, aakalain mong piniturahan ang mga bagong diskubring sa salagubang na ito. Ang tawag sa kanila, Easter Egg Beetles. Ang scientific name nito ay Pachyrhynchus obomanuvu na hango sa tribong obomanuvu sa Davao. Ang Metaposirtus salesi naman ay ipinangalan sa regional director ng DOST Region 11 na si Dr. Anthony Sales. At alam nyo ba na ang 3 beetle ay hindi sa kagubatan na diskubre, kung hindi sa siyudad? Ito ang Metaposirtus orthosirtus davaoensis mula sa Kalinan, Davao City. Nadiskubre ang mga ito ng Coleoptera Research Center ng University of Mindanao kasama ang kanilang partners. At alam nyo ba na ngayong taon, higit 20 bagong uri na ng salagubag ang nadiskubre sa Davao Region pa lang. And bakit napaka-unique nitong mga ito? Pwede nyo bang mailarawan sa amin? Sila is hindi sila nakakalipad. So they are non-flyer. So ibig sabihin, hindi talaga sila makapunta sa ibang lugar ng madalian. So if matatagpuan lamang sila sa bundok ng Mount Apo, most likely doon lang talaga sila matatagpuan. Another reason is because they have this very beautiful iridescent colors. So talagang yung kulay nila ay mapapawaw ka talaga. And as a matter of fact, isa ito sa pinakapaborito ng mga beetles ng mga scientists all over the world. So it has been featured in National Geographic, BBC, Cal Academy. Akala ng marami, halaman lang ang kinakain ng mga beetle. Pero alam nyo ba na may ilan sa kanila nakakaiba ang pinagkukunan ng sustansya? Kumakain din sila ng mga poop or mga manure ng iba't ibang hayop. Meron din kumakain ng laman or patay na nabubulok na hayop or even tao, probably, yes. So masyadong diverse yung kanilang source ng pagkain. Oh, di ba? No, merong 7,000-8,000 uri na salagubang sa Pilipinas. At naniniwala si Dr. Ana din Cabras na napakarami pang uri na salagubang na hindi pa nadidiskubre dito sa ating bansa. Galing ano? Ito po si Boy at Zizo na nagtatanong kung alam nyo ba? Dahil ngayon, alam nyo na! May patigim si Donnie Pangilinan at Del Mariano sa bago nilang pelikula. Mainit na tanong ngayon kung mas lumalalim na nga ba ang kanilang pagkakaibigan? Nagpapatrol, Ganiel Krishnan. Wala! Grabe to! Hindi mo ba ako na-miss? Hindi kita pakakawalan. O baka muna may punta niya ako. Isang nakakakilig na audio teaser ang inilabas ng Star Cinema para sa movie ni Donnie Pangilinan at Del Mariano na Love is Colorblind. Iikot ang storya sa 2 magkaibigang parehong naghahanap ng tunay na pag-ibig. Ako po si Domino, shortcut Ino. He is an artist and he is going through life, you know, trying to bounce back from a couple of struggles. My character here is Caramel naman. She dreams big and selfless siya when it comes to love. 2 best friends that are reuniting and are trying to find love. Naka-lock-in ang buong set ng pelikula sa kanilang shooting bilang pagsunod sa mga hakbang laban sa COVID-19. Ayon sa 2, nag-a-adjust sila sa kanilang karakter. A roller coaster for sure kasi bagong characters sila for us, you know. And everyday na nag-shoot tayo, parang may mas nade-discover kami about our characters. Todo, pasalamat ang 2 sa lahat ng fans ng Don Bell. Lalo na't kakatapos lang ng kanilang second anniversary bilang love team. Every day we get notifs of the billboards abroad and stuff. Yeah, well, first of all, we want to thank them. Thank you so much for support nila. Hindi po namin magagawa itong Love is Colorblind kung wala yung support nila. And grabe, kahit we're in a bubble, now we're here. As in,
Natitiyan namin yung love. Hindi namang maiwasang matanong kung nasaan na ang stage ng friendship nila. Kami ni Belle, sobrang happy lang kami ngayon sa lahat na nangyayari. Very comfortable kami sa work. I'm comfortable being vulnerable in front of him since ang tagal ko na rin po siya medyo nakasama. Grateful with everything that's happening right now. I'm just so happy that we're so supportive towards each other. Mm-hmm. And alam naman ni Belle na I'm here every step of the way for her. Wala pang target release date ang kanilang pelikula, pero sigurado nga abangan ng fans ang bagong kwentong pagbibidahan ng Don Bell, Gino Krishnet, ABS-CBN News. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Karen Davila. 37 days na lamang, Pasko na! Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito po kami para sa inyo, saan man sa mundo. At anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Andrew Magadias. Maraming salamat at magandang gabi.